Hi everyone! Today I will show you how to process a steak plate with goldfish. Meron po ako ditong case from Dr. Novenario of Asian Medical Hospital, Alabang. At gusto po niya na palagyan ng gold mesh ang kanyang steak. Gagawin po natin ang palate sa pamamagitan ng 3 folds ng pink wax. Ayan, ininit natin ang pink wax. Ilapat sa palate. And then, gupitin natin yung excess. Ayan. Ang gold press po ay ginagamit yon para tumibay ang isang denture. At ang isang reason pa ay for aesthetic reason. Maganda kasi tingnan pag may gold mesh. It looks expensive. Check po natin ang bite kung okay na bago natin i-process. Ngayon po, tambakan natin ang mga cervical area ng wax at i-ready na natin ang case for histamine. Ayan, tambakan lang natin. Pantayin lang po natin yung wax sa palate. Alisin ang mga excess. And then, itrim natin yung mga excess doon sa labial area ng denture. Pantayin lang ang wax. Ayan, pantayin lang muna. And then, i-curve na natin yung wax doon sa cervical. After na ma-fiston, pantayin natin ang wax sa pamamagitan ng pag-torch. Ayan, para pumantay ng maigi, i-blow torch natin. Ayan. Okay, and now the case is ready for processing. I-cut natin yung mga abutment. Ayan. Ayan. Cut natin yan. Para sa pag-invest, ay hindi siya magiging sagabal. Ngayon, i-brush natin yung flask ng separating disc, separating medium, I mean, para hindi dinikit yung plaster pag-process na natin. Pwede rin dyan gamitin yung Vaseline or sabon, pero this time, ang ginagamit ko ay separating medium, yung color guard. Ayan.
Ayan, maglagay na tayo sa first base ng plaster para doon natin ilatag yung case natin for the processing. Ayan, pantay lang. And then, ayan na, ilagay na natin yung case. Ibaon natin. Tapos, yung mga undercut, dapat natin tapalan. Dapat walang undercut. Para sa pag-diwax, hindi siya sasabit. Ayan, pantayin ng maigi. Linisin at pakinisin. At hintayin hanggang sa tumigas. Ngayon, itry mo yung upper kung okay. Kung okay na. And then, kung okay na, lagyan na uli natin ng separating medium. Ang nilagay ko dito ay color guard. Pero, pwede rin yung Vaseline o kaya sabon. This time, color guard ang ginamit ko. Okay? Now, let us ready for to pour out the upper part. Ayan na. Lagyan na natin yung upper part ng plaster. And then tuktukin natin para maano yung plaster. Ayan, takpan na natin ang video. And then after that, ipitin natin. Ayan, na-diwax na natin. At maglagay na natin tayo ng color guard para i-ready na natin yung case for packing. Magkakaroon tayo dito ng double packing. Okay, lagay tayo ng color guard. And then, yung ngipin, yung pontic, punasan natin ng monomer. No, para maalis yung color guard. And then, ayan na, shape na natin yung gold mesh. I-form natin doon sa palette. Sa first packing, ang gagamitin natin ay pink na acrylic. Ayan, ibuhos natin. Spread out natin. And then, lagyan natin ng plastic kasi buksan uli natin yan mamaya. I-pack natin, i-press. Hindi ko na pinakita. Ayan, tapos na. Na-press na. Tanggalin natin yung pink. Gupitin natin yung pink. At mag-iwan lang tayo doon sa area ng pontic. Ayan. Tanggalin natin lahat na pink. Ngayon, gawin na natin ang mixture ng clear heat cure powder and liquid. Iporma na natin yung gold mesh. Dapat hindi tabingi. Ayusin natin yung paglagay ng gold mesh. Tapos, lagyan natin ng mixture yung pinaka-base. Kasi, doon natin ilalapat yung gold mesh. Ayan. Dapat iporma ng maigi. Kasi minsan tumatabingi yan eh.
And then, lagyan din natin yung ibabaw. Yan. Spread out natin. And then, maglagay ulit tayo ng plastic bago ilagay yung sa ibabaw. At ipack na natin. I-press natin. Ayan, na-press na. Buksan na natin. At gupitin natin yung excess. Pag meron po kayong comments or suggestions o kung ano man yung gusto nyong i-feature po about sa dentures, mag-comment lang kayo para mapaghandaan ko kung ano yung gusto ninyo. Ngayon po, kung sino man yung hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na rin. At kung nakasubscribe na kayo, i-like nyo na lang. At kung pwede, i-share nyo na lang sa friends nyo. Salamat ng marami. At saka thank you sa suporta. Mamaya lang po ay pakuluan natin ng 30 minutes bago buksan. Ngayon po, basahin natin ng monomer. At lagyan natin yung upper ng separating medium. Itaklob natin. Ibalik natin sa press at pakuluan. Ayan, luto na. Buksan na natin. At i-ready na natin for finishing. Yan na siya. Tanggalin natin yung mga plaster at ating basbasin natin. Thank you very much. Bye. God bless. This is now our finished product. Please don't forget to subscribe. Thank you.